Salmo 32, ang paghahayag ng kasalanan at paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Mapalad ang isang tao na ang mga pagsuway at mga kasalanan ay pinatawad at kinalimutan na ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi ibinibintang sa kanya ng Panginoon at walang pandaraya sa kanyang puso. Noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Araw-gabi, hirap na hirap ako dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin. Nawala na ako ng lakas, tulad ng natuyong tubig sa panahon ng tag-araw. Ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niyo ako. Kaya manalangin sana ang lahat ng matapat sa inyo habang may panahon pa. Kung dumating man ang kapighatian na parang baha, hindi sila mapapahamak. Kayo ang aking kublihan. Iniingatan niyo ako sa oras ng kaguluhan at pinalilibutan niyo ako ng mga awit ng kaligtasan. Sinabi ng Panginoon sa akin, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Huwag kang tumulad sa kabayo o mola na walang pangunawa na kailangan pang rendahan upang mapasunod. Maraming hirap ang mararanasan ng taong masama. Ngunit mamahalin ng Panginoon ang sa kanya ay nagtitiwala. Kayong mga matuwid, magalak kayo at magsaya sa Panginoon. Kayong mga namumuhay ng tama, sumigaw kayo sa galak. Salmo 33, Awit ng Papuri. Kayong mga matuwid, sumigaw kayo sa galak. Dahil sa ginawa ng Panginoon, kayo'y namumuhay ng tama, nararapat ninyo siyang purihin. Pasalamatan ninyo ang Panginoon sa pamamagitan ng mga alpa at mga instrumentong may mga kuwerdas. Awitan ninyo siya ng bagong awit. Tugtugan ninyo siya ng buong husay. At sumigaw kayo sa tuwa. Ang salita ng Panginoon ay matuwid at maaasahan ang kanyang mga gawa. Ninanais ng Panginoon ang katwiran at katarungan. Makikita sa buong mundo ang kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang langit ay nalikha. Sa kanyang hininga, nagmula ang araw, buwan at mga bituin. Inipon niya ang dagat na parang inilagay sa isang sisidlan. Ang lahat ng tao sa daigdig ay dapat matakot sa Panginoon. Dahil nang siya'y nagsalita, nalikha ang mundo. Siya'y nag-utos at lumitaw ang lahat. Sinisira ng Panginoon ang mga plano ng mga bansang hindi kumikilala sa Kanya. Sinasalungat niya ang kanilang binabalak. Ngunit ang mga plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. At ang Kanyang mga balak sa salit-saling lahi ay matutupad. Mapalad ang bansa na Diyos ay ang Panginoon. At mapalad ang mga taong pinili niya na maging kanya. Mula sa langit ay minamasdan ng Panginoon ang lahat ng tao. Mula sa kanyang luklukan, tinitingnan niya ang lahat ng narito sa mundo. Siya ang nagbigay ng puso sa mga tao at nauunawaan niya ang lahat ng kanilang ginagawa. Hindi nananalo ang isang hari dahil sa dami ng kanyang kawal. At hindi naman naililigtas ang kawal gamit ang kanyang lakas. Ang mga kabayo ay hindi maaasahan na maipanalo ang digmaan. Hindi sila makapagliligtas sa kabila ng kanilang kalakasan. Ngunit, binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya. Sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Sila'y inililigtas Niya sa kamatayan. At sa panahon ng tagutom, sila'y Kanyang inaalalayan. Tayo'y naghihintay ng may pagtitiwala sa Panginoon.
Siya ang tumutulong at sa atin ay nagtatanggol. Nagagalak tayo dahil tayo'y nagtitiwala sa kanyang banal na pangalan. Panginoon, sumaamin nawa ang inyong matapat na pag-ibig. Ang aming pag-asa ay nasa inyo. Salmo 34, Ang Kabutihan ng Diyos. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon. Maririnig ito ng mga api at sila'y magagalak. Halikayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon at itaas natin ang Kanyang pangalan. Ako'y nananalangin sa Panginoon at ako'y Kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Ang mga umaasa sa Kanya ay nagniningning ang mata sa kaligayahan at walang bahid ng hiya sa kanilang mukha. Noong wala na akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon. Ako'y Kanyang pinakinggan at iniligtas sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Diyos at ipinagtatanggol niya sila. Subukan ninyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya. Dahil ang may takot sa Kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Kahit mga leon ay kukulangin sa pagkain at magugutom. Ngunit, hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Lumapit kayo, kayong gustong matuto sa akin. Pakinggan ninyo ako at tuturuan ko kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Kung nais ninyo ng masaya at mahabang buhay, iwasan ninyo ang masamang pananalita at pagsisinungaling. Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Iniingatan ng Panginoon ang mga matuwid at pinakikinggan niya ang kanilang mga karaingan. Ngunit, kinakalaban ng Panginoon ang mga gumagawa ng masama. Sila'y Kanyang nililipol hanggang sa hindi na sila maalala ng mga tao sa mundo. Tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid at inililigtas sila sa lahat ng mga suliranin. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag sa puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Marami ang paghihirap ng mga matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Sila'y iniingatan ng Panginoon at kahit isang buto nila'y hindi mababali. Ang masamang tao ay papatayin ng kanyang kasamaan at silang nagagalit sa taong matuwid ay parurusa ng Diyos. Ngunit ililigtas ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. At hindi parurusahan ang isa man sa mga naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Salmo 35, Dalangin para Tulungan. Panginoon, kontrahin niyo po ang mga kumukontra sa akin. Labanan niyo ang mga kumakalaban sa akin. Kunin niyo ang inyong kalasag at ako'y inyong tulungan. Ihanda niyo ang inyong mga sibat para sa mga taong humahabol sa akin. Gusto kong marinig na sabihin niyo, ako ang magpapatagumpay sa iyo. Mapahiya sana ang mga taong naghahangad na ako'y patayin. Patrasin niyo at biguin ang mga nagpaplano ng masama sa akin. Maging gaya sana sila ng ipa na tinatangay ng hangin habang sila'y itinataboy ng inyong anghel. Maging madilim sana at madulas ang kanilang dinadaanan habang sila'y hinahabol ng inyong anghel. Naghukay sila at naglagay ng bitag para sa akin, kahit wala akong ginawang masama sa kanila. Dumating sana sa kanila ang kapahamakan ng hindi nila inaasahan. Sila sana ang mahuli sa bitag na kanilang ginawa, at sila rin ang mahulog sa hukay na kanilang hinukay. At ako'y magagalak dahil sa inyong pagliligtas sa akin, Panginoon. Buong puso kong isisigaw, Panginoon, wala kayong katulad.
Kayo ang nagliligtas sa mga dukha at api mula sa mga mapagsamantala. May mga malupit na taong sumasaksi laban sa akin. Ang kasalanang hindi ko ginawa ay binibintang nila sa akin. Ginagantihan nila ako ng masama sa mga kabutihang aking ginawa. Kaya ako'y labis na nagdaramdam. Kapag sila'y nagkakasakit, ako'y nalulungkot para sa kanila. Nagdaramit ako ng sako at nag-aayuno pa. At kung ang aking dalangin para sa kanila'y hindi sinasagot, palakad-lakad akong nagluluksa na parang nawala ng kapatid o kaibigan. At ako'y yumuyoko at nagdadalamhati para sa kanila na para bang nawalan ako ng ina. Ngunit nang ako na ang nahihirapan, nagkakatipon sila at nagtatawanan. Nagsasama-sama ang mga sa akin ay kumakalaban. Kahit ang mga hindi ko kilala ay sumasama't walang tigil na ako'y hinahamak. Kinukutsa nila ako ng walang pakundangan at ang kanilang mga ngipin ay nangangalit sa sobrang galit. Panginoon, hanggang kailan kayo manonood lang? Iligtas niyo na ako sa mga sumasalakay na ito na parang mga leyon na gusto akong lapain. At sa gitna ng karamihan, kayo'y aking papupurihan at pasasalamatan. Huwag niyong payagan na matuwa ang aking mga kaaway sa aking pagkatalo. Ang mga galit sa akin nang walang dahilan ay huwag niyong payagang kutsain ako. Walang maganda sa sinasabi nila. Sa halip, sinisiraan nila ang namumuhay ng tahimik. Sumisigaw sila sa akin na nagpaparatang, "Aha, nakita namin ang ginawa mo." Panginoon, alam niyo ang lahat ng ito, kaya huwag kayong manahimik. Huwag kayong lumayo sa akin. Sige na po, Panginoon kong Diyos, ipagtanggol niyo na ako sa kanila. O Diyos ko, dahil kayo ay matuwid kong humatol, ipahayag niyo na wala akong kasalanan. Huwag niyong payagang pagtawanan nila ako. Huwag niyong hayaang sabihin nila sa kanilang sarili. Sa wakas, nangyari din ang gusto naming mangyari. Natala na rin namin siya. Mapahiya sana silang nagmamalaki sa akin at nagagalak sa aking mga paghihirap. Sumigaw sana sa kagalakan ng mga taong nagagalak sa aking kalayaan. Palagi sana nilang sabihin, purihin ang Panginoon na nagagalak sa tagumpay ng kanyang mga lingkod. Ihahayag ko sa mga tao ang inyong pagkamakatwiran at buong maghapon ko kayong papupurihan. Salmo chapter 36. Ang kasamaan ng tao at ang kabutihan ng Diyos. Pumapasok sa puso ng masamang tao ang tukso ng pagsuway, kaya wala man lang siyang takot sa Diyos. Dahil mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan para kamuhian ito. Ang kanyang mga sinasabi ay puro kasamaan at kasinungalingan. Hindi na niya iniisip ang paggawa ng ayon sa karunungan at kabutihan. Kahit siya'y nakahiga, nagpaplano siya ng masama. Napagpasyahan niyang gumawa ng hindi mabuti at hindi niya tinatanggihan ang kasamaan. Panginoon, ang inyong pag-ibig at katapatan ay umaabot hanggang sa kalangitan. Ang inyong katwiran ay kasintatag ng kabundukan. Ang inyong paraan ng paghatol ay sinlalim ng karagatan. Ang mga tao o hayop man ay inyong iniingatan, O Panginoon. Napakahalaga ng pag-ibig niyong walang hanggan, O Diyos. Nakakahanap ang tao ng pagkalinga sa inyo, tulad ng pagkalinga ng inahing manok sa kanyang mga inakay, sa ilalim ng kanyang pakpak. Sa inyong tahanan ay pinakakain niyo sila ng masaganang handa, at pinaiinom niyo sila sa inyong ilog ng kaligayahan. Dahil kayo ang nagbibigay ng buhay, pinapaliwanagan niyo kami at naliliwanagan ang aming isipan. Patuloy niyong ibigin ang mga kumikilala sa inyo at bigyan niyo ng katarungan ang mga namumuhay ng matuwid. Huwag niyong payagang ako'y tapakan ng mga mapagmataas o itaboy ng mga masasama. Ang masasamang tao ay mapapahamak nga. Sila'y babagsak at hindi na muling makakabangon. Salmo 37.
ang kahinatnan ng masama at mabuting tao. Huwag kang mainis o mainggit man sa masasama, dahil tulad ng damo, sila'y madaling matutuyo, at tulad ng sariwang halaman, sila'y malalanta. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti, sa gayon ay mananahan ka ng ligtas sa lupaing ito. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan, at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Ihahayag niya ng malinaw na ikaw ay matuwid at makatarungan, kasing liwanag ng sinag ng araw sa katanghaliang tapat. Pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matiyagang maghintay sa gagawin niya. Huwag mong kahiinggitan ang masama na gumiginhawa, kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Huwag kang magagalit, pigilan mo ang iyong puot. Niwag kang mababalisa dahil ito sa iyo ay makakasama. Ang masama ay ipagtatabuyan, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay mananatili sa lupaing ito. Hindi magtatagal at mawawala ang masasama, at kahit hanapin mo man sila ay hindi mo na makikita. Ngunit ang mga mapagpakumbaba ay patuloy na mananahan sa lupain ng Israel ng mapayapa at masagana. Ang mga masama ay nagpaplano ng hindi mabuti laban sa mga matuwid, at galit na galit sila. Ngunit tinatawanan lamang ng Panginoon ang mga masama, dahil alam niyang malapit na ang oras ng paghahatol. Binunot na ng masasama ang kanilang mga espada, at nakaumang na ang kanilang mga pana upang patayin ang mga dukha na namumuhay ng matuwid. Ngunit sila rin ang masasaksak ng kanilang sariling espada at mababali ang kanilang mga pana. Ang kaunting tinatangkilik ng matuwid ay mas mabuti kaysa sa kayamanan ng masama. Dahil tutulungan ng Panginoon ang matuwid, ngunit mawawala ng kakayahan ang taong masama. Araw-araw inaalagaan ng Panginoon ang mga taong matuwid, at tatanggap sila ng gantimpalang pangwalang hanggan. Sa panahon ng kahirapan, hindi sila malalagay sa kahihiyan. Kahit sa tagutom, magkakaroon pa rin sila ng kasaganaan. Ngunit ang mga taong masamay mamamatay. Ang mga kaaway ng Panginoon ay mamamatay tulad ng bulaklak. Sila'y maglalaho na gaya ng usok. Ang taong masama ay nangungutang pero hindi nagbabayad. Ngunit ang taong matuwid ay naawa at nagbibigay ng sagana. Ang mga pinagpapala ng Panginoon ay patuloy natitira sa lupain ng Israel. Ngunit silang mga isinumpa niya ay palalayasin. Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakalulugod sa Kanya. Matisod man siya ay hindi siya mabubuhal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain. Ang matuwid ay palaging nagbibigay at nagpapahiram, at ang kanilang mga anak ay nagiging pagpapala sa iba. Iwasan ang masama at gawin ang mabuti, nang sa gayon ay manahan ka sa lupain magpakailanman. Dahil ang nais ng Panginoon ay katarungan, at ang mga taong tapat sa Kanya ay hindi Niya pinapabayaan, sila iingatan Niya magpakailanman. Ngunit ang lahi ng mga taong masama ay mawawala. Ang mga matuwid ay mananahan magpakailanman sa lupain ng Israel na sa kanila'y ipinamana. Ang taong matuwid ay nagsasalita ng tama at may karunungan. Ang kautusan ng Diyos ay iniingatan niya sa kanyang puso at hindi niya ito sinusuway. Ang mga taong masamay laging nagbabantay upang salakayin at patayin ang mga taong may matuwid na pamumuhay. Ngunit hindi pababayaan ng Panginoon ang taong matuwid sa kamay ng kanyang mga kaaway, o parurusahan man kapag siya'y hinatulan.
magtiwala ka sa Panginoon at sundin mo ang kanyang pamamaraan. Pararangalan ka niya at patitirahin sa lupain ng Israel. At makikita mong itataboy niya ang mga taong masama. Nakita ko ang masamang tao na nang aapi. Gusto niyang kilalanin siyang mataas kaysa sa iba, katulad ng mataas na punong kahoy ng Lebanon. Nang siya'y aking balikan, siya'y wala na. Hinanap ko siya ngunit hindi ko na nakita dahil siya'y patay na. Tingnan mo ang taong totoo at matuwid. May magandang kinabukasan at may tahimik na pamumuhay. Ngunit lilipulin ang lahat ng masama at ang kinabukasan nila ay mawawala. Ang kaligtasan ng mga matuwid ay mula sa Panginoon. Siya ang nag-iingat sa kanila sa panahon ng kaguluhan. Tinutulungan sila ng Panginoon at iniligtas sa mga taong masama dahil sila'y humihingi ng kanyang kalinga. Salmo 38. Dalangin ng taong dumaranas ng hirap. Panginoon, sa inyong galit, huwag niyo akong patuloy na parusahan. Para bang pinalo niyo ako at pinana. Dahil sa galit niyo sa akin, nanlulupaypay ang aking katawan. Sumasakit ang buong katawan ko dahil sa aking mga kasalanan. Parang nalulunod na ako sa nag-uumapaw kong kasalanan. Ito'y para bang pasanin na hindi ko na makayanan. Dahil sa aking kamangmangan, ang aking mga sugat ay namamaga at nangangamoy. Ako'y namimilipit sa sobrang sakit at lubos ang kalungkutan ko buong araw. Sumasakit ang buo kong katawan at bumagsak na rin ang aking kalusugan. Ako'y pagod na at nanghihina pa. At dumadaing din ako dahil sa sobrang bigat ng aking kalooban. Panginoon, alam niyo ang lahat kong hinahangad at naririnig niyo ang lahat kong mga daing. Kumakabog ang aking dibdib at nawawalan ako ng lakas. Pati ang ningning ng aking mga mata ay nawala na. Dahil sa aking karamdaman, ako'y iniwasan ng aking mga kaibigan, kasamahan, at maging ng aking mga kamag-anak. Ang mga tao na gustong pumatay sa akin ay naglalagay ng bitag upang ako'y hulihin. Ang mga gustong manakit sa akin ay nag-uusap na ako'y ipahamak. Buong araw silang nagpaplano ng kataksilan. Ngunit para akong pipi at bingi na hindi nakaririnig at hindi nakapagsasalita. Nagbibingi-bingihan ako at hindi sumasagot sa kanila. Dahil naghihintay pa rin ako sa inyo, Panginoon. Kayo, Panginoon na aking Diyos, sasagutin niyo ako. Kaya't hinihiling ko sa inyo, huwag niyong payagan na matuwa ang aking mga kaaway o kaya'y magmalaki kapag ako'y natumba. Ako'y parang babagsak na sa walang tigil na paghihirap. Kaya inihahayag ko ang aking kasalanan na nagpapahirap sa akin. Tungkol naman sa aking mga kaaway, napakarami at napakalakas nila. Kinamumuhian nila ako ng walang dahilan. Sa mabuti kong ginawa, sinusuklian nila ako ng masama. At kinakalaban nila ako dahil nagsisikap akong gumawa ng mabuti. Panginoon kong Diyos, huwag niyo akong pababayaan, huwag niyo akong lalayuan. Panginoon kong tagapagligtas, agad niyo po akong tulungan. Salmo 39. Ang pagpapahayag ng kasalanan ng taong nahihirapan. Sinabi ko sa aking sarili, ang ugali ko'y aking babantayan. Sa pagsasalita, ang magkasala'y iiwasan. Pipigilan ko ang aking mga labi habang malapit ako sa masasamang tao. Kaya tumahimik ako at walang anumang sinabi kahit mabuti. Ngunit lalong nadagdagan ang sakit ng aking kalooban. Ako'y tunay na nabahala at sa kaiisip ko'y lalo akong naguluhan. Kaya nang hindi ko na mapigilan ay sinabi ko, Panginoon, paalalahanan niyo ako na may katapusan at bilang na ang aking mga araw, na ang buhay ko sa mundo'y pansamantala lamang. Paalalahanan niyo akong sa mundo ay lilisan,
kaikli ng buhay na ibinigay niyo sa akin. Katumbas lang ng isang saglit para sa inyo. Ito'y parang hangin lamang na dumadaan o kaya parang anino na nawawala. Abala siya sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Nagtitipon siya ng kayamanan, ngunit kapag siya'y namatay, hindi na niya alam kung sino ang makikinabang. At ngayon, Panginoon, ano pa ang aasahan ko? Kayo lang ang tanging pag-asa ko. Iligtas niyo ako sa lahat kong kasalanan. At huwag niyong hayaang pagtawanan ako ng mga hangal. Ako'y mananahimik at hindi na ibubuka pa ang aking bibig. Dahil nanggaling sa inyo ang pagdurusa kong ito. Huwag niyo na akong parusahan. Ako'y parang mamamatay na sa dulot niyong kahirapan. Dinidisiplina niyo ang tao kapag siya ay nagkakasala. Katulad ng anay, inuubos niyo rin ang kanilang mga pinahahalagahan. Tunay na ang buhay ng tao ay pansamantala lamang. Panginoon, dinggin niyo ang dalangin ko. Pakinggan niyo ang paghingi ko ng tulong sa inyo. Huwag niyo sanang baliwalain ang aking mga pag-iyak. Dahil dito sa mundo, ako'y dayuhan lamang. Gaya ng aking mga ninuno, sa mundo ay lilisan. Huwag na kayong magalit sa akin upang ako'y maging masaya bago ako mamatay. Salmo chapter 40. Awit ng pagpupuri sa Panginoon. Ako'y matiyagang naghintay sa Panginoon at dinilig niya ang aking mga daing para akong nasa malalim at lubhang maputik na balon. Ako ay kanyang iniahon at itinatayo sa malaking bato upang hindi mapahamak. Tinuruan niya ako ng bagong awit. Ang awit ng pagpupuri sa ating Diyos. Marami ang makakasaksi at matatakot sa Diyos at sila'y magtitiwala sa Kanya. Mapalad ang taong sa Panginoon nagtitiwala at hindi lumalapit sa mga mapagmataas o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Panginoon kong Diyos, wala kayong katulad. Napakarami ng kahangahangang bagay na inyong ginawa para sa amin. At ang inyong mga plano para sa amin ay marami rin. Sa dami ng mga ito'y hindi ko na kayang banggitin. Hindi kayo nalulugod sa iba't ibang klaseng handog. Hindi kayo humihingi ng handog na sinusunog at handog para sa kasalanan. Sa halip, ginawa niyo akong masunurin sa inyo. Kaya sinabi ko, narito ako. Sa inyong kasulatan ay nakasulat ang tungkol sa akin. O Diyos, nais kong sundin ang kalooban ninyo. Ang inyong mga kautusan ay iniingatan ko sa aking puso. Sa malaking pagtitipon ng inyong mga mamamayan, inihayag ko ang inyong pagliligtas sa akin. At alam niyo, Panginoon, na hindi ako titigil sa paghahayag nito. Hindi ko sinasarili ang pagliligtas niyo sa akin. Ibinabalita ko na kayo ay nagliligtas at maaasahan. Hindi ako tumatahimik kapag nagtitipon ang inyong mga mamamayan. Sinasabi ko sa kanila ang inyong pag-ibig at katotohanan. Panginoon, huwag niyong pigilan ang awa niyo sa akin. Ang inyong pag-ibig at katapatan ang laging mag-iingat sa akin. Hindi ko na kayang bilangin ang napakarami kong suliranin. Para na akong natabunan na marami kong kasalanan, kaya hindi na ako makakita. Ang bilang ng aking mga kasalanan ay mas marami pa kaysa sa aking buhok. Dahil dito, halos mawala na ako ng pag-asa. Panginoon, pakiusap. Iligtas niyo ako at kaagad na tulungan. Mapahiya sana at marito ang lahat ng nagnanais na mamatay ako. Magsitaka sana sa kahiyan ang lahat ng mga nagnanais na ako'y mapahamak. Pahiyain niyo ng lubos ang mga nagsasabi sa akin, aha, napasa amin ka rin. Ngunit ang mga lumalapit sa inyo ay magalak sana at magsaya. Ang mga nagpapahalaga sa inyong pagliligtas ay lagi sanang magsabi, dakilain ang Panginoon. Ako naman na dukha at nangangailangan, alalahanin niyo ako, Panginoon.
Kayo ang tumutulong sa akin. Kayo ang aking tagapagligtas. Aking Diyos, agad niyo akong tulungan. Salmo 41, ang dalangin ng taong may sakit. Mapalad ang taong nagmamalasakit sa mga mahihirap. Tutulungan siya ng Panginoon sa panahon ng kaguluhan. Ipagtatanggol siya ng Panginoon at iingatan ang kanyang buhay. Pagpapalain din siya sa lupain natin at hindi siya isusuko sa kanyang mga kaaway. Tutulungan siya ng Panginoon kung siya ay may sakit at pagagalingin siya sa kanyang karamdaman. Sinabi ko, O Panginoon, nagkasala ako sa inyo. Maawa kayo sa akin at pagalingin ako. Ang aking mga kaaway ay nagsasalita laban sa akin. Sinasabi nila, kailan pa ba siya mamamatay upang makalimutan na siya? Kapag dumadalaw sila sa akin, nagkukunwari silang nangungumusta. Pero nag-iipon lang pala sila ng masasabi laban sa akin. Kapag sila'y lumabas na, kinakalat nila ito. Ang lahat ng galit sa akin ay masama ang iniisip tungkol sa akin at pinagbubulong-bulungan nila ito. Sinasabi nila, malala na ang karamdaman niyan, kaya hindi na iyan makakatayo. Kahit ang pinakamatalik kong kaibigan na kasalo ko lagi sa pagkain at pinagkakatiwalaan, nagawa akong pagtaksilan. Ngunit kayo, Panginoon, ako'y inyong kahabagan. Pagalingin niyo ako upang makaganti na ako sa aking mga kaaway. Alam ko na kayo'y nalulugod sa akin dahil hindi ako natatalo ng aking mga kaaway. Dahil ako'y taong matuwid, tinutulungan niyo ako at pinapanatili sa inyong presensya magpakailanman. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel magpakailanman. Amen. Amen. Salmo 42, ang angad ng taong lumapit sa piling ng Panginoon. Tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabik, O Diyos, ako sa inyo'y nananabik. Ako'y nauuhaw sa inyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya niyo? Araw-gabi, luha ko lang ang pagkain ko. Habang sinasabi sa akin ng aking mga kaaway, nasaan ang Diyos mo? Sumasama ang loob ko kapag naalala ko na dati ay pinangungunahan ko ang maraming tao na pumupunta sa templo at kami ay nagdiriwang, sumisigaw sa kagalakan at nagpapasalamat sa inyo. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas, nanghihina ang loob ko. Ako'y parang tinabunan nyo ng malalaking alon na umuugong na parang tubig sa talon. Kaya dito ko muna kayo inaalala sa paligid ng ilog ng Jordan at Hermon, sa bundok ng Mizar. Sa araw, Panginoon, ipinapakita nyo ang inyong pag-ibig. Kaya sa gabi, umaawit ako ng aking dalangin sa inyo, O Diyos na nagbigay ng buhay ko, O Diyos na aking batong kanlungan. Ako'y nagtatanong, bakit niyo ako kinalimutan? Bakit kinakailangan pang magdusa ako sa pangapi ng aking mga kaaway? Para bang tumatagos na sa aking mga buto ang pangiinsulto ng aking mga kaaway? Patuloy nilang sinasabi, nasaan na ang Diyos mo? Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Salmo 43, ang panalangin sa panahon ng kagipitan. Patunayan niyo, O Diyos, na ako'y walang kasalanan at ako'y inyong ipagtanggol sa mga hindi matuwid. Iligtas niyo ako sa mga mandaraya at sa masasama. Kayo ang Diyos na nag-iingat sa akin. Bakit niyo ako itinakwil? Bakit kailangan pang magdusa ako sa pangaapi ng aking mga kaaway? Paliwanagan niyo ako at turuan ang inyong katotohanan upang ako'y magabayan pabalik sa inyong templo sa banal na bundok.
Nang sa gayon, makalapit ako sa inyong altar o Diyos na nagpapagalak sa akin. At sa pamamagitan ng pagtugtog ng alpa, ay pupurihin ko kayo, o aking Diyos. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayo muli, aking Diyos at tagapagligtas. Salmo 44, dalangin para iligtas ng Diyos. O Diyos, narinig namin mula sa aming mga ninuno ang tungkol sa mga ginawa niyo sa kanila noong kanilang kapanahunan. Matagal ng panahon ang lumipas. Ang mga bansang hindi naniniwala sa inyo ay pinalayas niyo sa kanilang mga lupain at pinarusahan. Samantalang ang aming mga ninuno ay itinanim niyo roon at pinalago. Nasakop nila ang lupain, hindi dahil sa kanilang mga armas. Nagtagumpay sila hindi dahil sa kanilang lakas, kundi sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, pagpapala at kakayahan, dahil mahal niyo sila. O Diyos, kayo ang aking hari na nagbigay ng tagumpay sa amin na lahi ni Jacob. Sa pamamagitan niyo, pinatumbat tinapak-tapakan namin ang aming mga kaaway. Hindi ako nagtitiwala sa aking espada at pana upang ako'y magtagumpay. Dahil kayo ang nagpapatagumpay sa amin. Hinihiya niyo ang mga kumakalaban sa amin. O Diyos, kayo ang lagi naming ipinagmamalaki at pupurihin namin kayo magpakailanman. Ngunit ngayon itinakwil niyo na kami at inilagay sa kahihiyan. Ang mga sundalo namin ay hindi niyo na sinasamahan. Pinaatras niyo kami sa aming mga kaaway at ang aming mga ari-arian ay kanilang sinamsam. Pinabayaan niyong kami ay lapain na parang mga tupa. Pinangalat niyo kami sa mga bansa. Kami na inyong mga mamamayan ay ipinagbili niyo sa kaunting halaga. Parang wala kaming kwenta sa inyo. Ginawa niyo kaming kahiyahiya. Iniinsulto at pinagtatawanan kami ng aming mga kalapit na bansa. Ginawa niyo kaming katawa-tawa sa mga bansa at pailing-iling pa sila habang nangiinsulto. Ako'y palaging inilalagay sa kahiyan. Wala na ako mukhang maihaharap pa. Dahil sa pangungutya at insulto sa akin ng aking mga kaaway na gumaganti sa akin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa amin kahit na kami ay hindi nakalimot sa inyo o lumabagman sa inyong kasunduan. Hindi kami tumalikod sa inyo at hindi kami lumihis sa inyong pamamaraan. Ngunit kami ay inilugmok niyo at pinabayaan sa dakong madilim na tinitirhan ng mga asong gubat. O Diyos, kung kayo ay nakalimutan namin at sa ibang Diyos kami ay nanalangin, hindi ba't iyon ay malalaman niyo rin? Dahil alam niyo kahit ang mga lihim sa isip ng tao. Ngunit dahil sa aming pananampalataya sa inyo, kami ay palaging nasa panganib ang aming buhay para kaming mga tupang kakatayin. Sige na po, Panginoon, kumilos na kayo. Huwag niyo kaming itakwil magpakailanman. Bakit niyo kami binabaliwala? Bakit hindi niyo pinapansin ang aming pagdurusa at ang pangaapi sa amin? Nagsibagsak na kami sa lupa at hindi na makabangon. Sige na po, tulungan niyo na kami. Iligtas niyo na kami dahil sa inyong pagmamahal sa amin. Salmo 46. Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Humampas man at umugong ang mga alo na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. May ilog na nagbibigay ng kagalakan sa bayan ng Diyos, sa banal na tahanan ng kataas-taasang Diyos. Ang Diyos ay nakatira sa lungsod na ito, kaya hindi ito magigiba. Ito'y kanyang ipagtatanggol sa kinaumagahan. Nagkakagulo ang mga bansa, mabagsak ang mga kaharian. Sa sigaw ng Diyos, ang mga tao sa mundo ay parang matutunaw sa takot.
Kasama natin ang Panginoon ng hukbo ng kalangitan. Ang Diyos ni Jacob ang ating kanlungan. Halika, tingnan mo ang mga kahangahangang bagay na ginawa ng Panginoon sa mundo. Kanyang pinatitigil ang mga digmaan sa lahat ng sulok ng mundo. Binabari niya ang mga sibat, pinuputol ang mga pana, at sinusunog ang mga kalasag. Sinasabi niya, "Tumigil kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo." Kasama natin ang Panginoong makapangyarihan. Ang Diyos ni Jacob ang ating kanlungan. Salmo 49, Kamangmangan ang pagtitiwala sa kayamanan. Makinig kayo lahat ng bansa, kayong lahat na nananahan dito sa mundo. Dakila ka man o aba, mayaman ka man o dukha, makinig ka, dahil magsasalita ako na puno ng karunungan at puno rin ng pangunawa ang aking kaisipan. Itutuon ko ang aking pansin sa mga kawikaan at ipapaliwanag ko ang kahulugan nito habang tinutugtog ko ang alpa. Bakit ako matatakot kung may darating na panganib o kung ako'y mapaligiran ng aking mga kaaway? Sila ay nagtitiwala sa kanilang kayamanan at dahil dito ay nagmamayabang. Pero walang may kakayahang tubusin ang kanyang sarili mula sa kamatayan kahit magbayad pa siya sa Diyos. Dahil napakamahal ang pagtubos sa isang buhay, hindi sapat ang anumang pambayad upang ang tao'y mabuhay magpakailanman at hindi na mamatay. Nakikita nga ng lahat na kahit ang marurunong ay namamatay, ganoon din ang mga matitigas ang ulo at mga hangal. At may iwan nila sa iba ang kanilang kayamanan. Ang kanilang libingan ay magiging bahay nila magpakailanman. Doon sila mananahan, kahit may mga lupaing nakapangalan sa kanila. Kahit tanyag ang tao, hindi siya magtatagal. Mamamatay din siya, katulad ng hayop. Ganito rin ang kahihinatnan ng taong nagtitiwala sa sarili, na nasisiyahan sa sariling pananalita. Sila'y nakatakdang mamatay. Tulad sila ng mga tupa na ginagabayan ng kamatayan patungo sa libingan. Pagsapit ng umaga, pangungunahan sila ng mga matuwid. Mabubulok ang bangkay nila sa libingan, malayo sa dati nilang tirahan. Ngunit tutubusin naman ako ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Tiyak na ililigtas niya ako. Huwag kang mangamba kung yumayaman ang iba at ang kanilang kayamanan ay lalo pang nadadagdagan, dahil hindi nila ito madadala kapag sila'y namatay. Ang kanilang kayamanan ay hindi madadala sa libingan. Sa buhay na ito, itinuturing nila na pinagpala sila ng Diyos, at pinupuri din sila ng mga tao dahil nagtagumpay sila. Ngunit makakasama pa rin sila ng kanilang mga ninunong namatay na, doon sa lugar na hindi sila makakakita ng liwanag. Ang taong mayaman na hindi nakakaunawa ng katotohanan ay mamamatay, katulad ng mga hayop. Salmo 50, Ang Tunay na Pagsamba. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan ay nagsasalita at nananawagan sa lahat ng tao sa buong mundo. Nagliliwanag siya mula sa Zion, ang magandang lungsod na walang kapintasan. Darating ang Diyos at hindi lang siya basta mananahimik. Sa unahan niya ay may apoy na nangangalit at may bagyong ubod ng lakas sa kanyang paligid. Tinawag niya ang buong langit at mundo para sumaksi sa paghatol niya sa kanyang mga mamamayan. Sinabi niya, "Tipunin sa aking harapan ang mga tapat kong pinili na nakipagkasundo sa akin sa pamamagitan ng paghandog." Inihahayag ng kalangitan na ang Diyos ay matuwid, dahil siya nga ang Diyos na may karapatang mamuno at humatol. Sinabi pa ng Diyos, "Kayong mga mamamayan ko, pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Ako ang Diyos na inyong Diyos. Sasaksi ako laban sa inyo, mga taga-Israel. Hindi dahil sa inyong mga sinunog na handog na palagi ninyong iniaalay sa akin. Hindi ko kailangan ang inyong mga baka at mga kambing.
sapagkat akin ang lahat ng hayop, ang mga hayop sa gubat at ang mga baka sa libu-libong mga burol. Kilala ko rin ang lahat ng ibon sa mga bundok at ang lahat ng hayop sa parang ay akin. Kung magutom man ako, hindi ako hihingi sa inyo ng pagkain dahil ang daigdig at ang lahat ng nasa loob nito ay akin. Kumakain ba ako ng karne ng toro? Hindi. Uminom ba ako ng dugo ng kambing? Hindi. Ang kailangan kong handog ay ang inyong pasasalamat at ang pagtupad sa mga ipinangako ninyo sa akin, nakataas-taas ang Diyos. Tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagipitan at ililigtas ko kayo at ako'y pararangalan ninyo. Ngunit sinabi ng Diyos sa mga masama, wala kayong karapatang banggitin ang aking mga kautusan at kasunduan. Namumuhi kayo sa aking pagdidisiplina. Hindi ninyo pinapansin ang mga sinasabi ko. Kapag nakakita kayo ng magnanakaw, nakikipagkaibigan kayo sa kanya at nakikisama rin kayo sa mga nakikiapid. Lagi kayong nagsasalita ng masama at kaydali para sa inyong magsinungaling. Sinisiraan ninyo ang inyong mga kapatid. Hindi ako kumibo nang gawin ninyo ang mga bagay na ito. Kaya inakala ninyong katulad din ninyo ako. Ngunit sasawayin ko kayo at ipapakita ko sa inyo kung gaano kayo kasama. Pakinggan ninyo ito, kayong mga nakalimot sa Diyos, dahil kung hindi ay lilipulin ko kayo at walang makapagliligtas sa inyo. Ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinaparangalan ako at ang nag-iingat sa kanyang pag-uugali ay ililigtas ko. Salmo chapter 1. Mapalad ang taong matuwid. Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa malinilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ngunit iba ang mga taong masama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihiwalay sa mga matuwid. Sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid, ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. Salmo chapter 3. Panalangin sa oras ng panganib. Panginoon, kay dami kong kaaway, kay daming kumakalaban sa akin. Sinasabi nilang hindi niyo raw ako ililigtas, ngunit kayo ang aking kalasag. Pinalalakas niyo ako at pinagtatagumpay sa aking mga kaaway. Tumawag ako sa inyo, Panginoon, at sinagot niyo ako mula sa inyong banal na bundok. At dahil iniingatan niyo ako, nakakatulog ako at nagigising pa. Hindi ako matatakot kahit ilang libo pang kaaway ang nakapalibot sa akin. Pumarito kayo, Panginoon. Iligtas niyo po ako, Diyos ko. Dahil noon ay inilagay niyo sa kahihiyan ang lahat ng mga kaaway ko at inalis mo sa mga masamang tao ang kanilang kakayahang saktan ako. Kayo, Panginoon, ang nagliligtas. Kayo rin po ang nagpapala sa inyong mga mamamayan. Salmo chapter 4. Panalangin sa gabi. O Diyos na aking tagapagtanggol, sagutin niyo po ako kapag ako'y tumatawag sa inyo. Hindi ba noon tinulungan niyo ako nang ako'y nasa kagipitan? Kaya ngayon, maawa kayo sa akin at pakinggan ang dalangin ko. Kayong mga kumakalaban sa akin, kailan kayo titigil sa inyong paninirang puri sa akin? Hanggang kailan ninyo iibigin ang mga bagay na walang kabuluhan at
magpapatuloy sa kasinungalingan. Dapat ninyong malaman na ibinukod ng Panginoon ang mga banal para sa kanyang sarili. Kaya kung tatawag ako sa Panginoon, pakikinggan niya ako. Kapag kayo'y nagagalit, huwag kayong magkakasala. Habang nakahiga kayo sa inyong higaan, tumahimik kayo at magbulay-bulay. Magtiwala kayo sa Panginoon at mag-alay sa Kanya ng tamang mga handog. Marami ang nagsasabi, sino ang magpapala sa amin? Panginoon, kawaan niyo po kami. Pinaliligayan niyo ako, higit pa kaysa sa mga taong sagana sa pagkain at inumin. Kaya nakakatulog ako ng mapayapa dahil binabantayan niyo ako, O Panginoon. Salmo chapter 5, panalangin para ingatan ng Panginoon. O Panginoon, pakinggan niyo po ang aking mga hinaing at iyak. Pakinggan niyo ang paghingi ko ng tulong, O Diyos ko at aking hari, dahil sa inyo lamang ako lumalapit. Sa umaga, O Panginoon, narinig niyo ang aking panalangin habang sinasabi ko sa inyo ang aking mga kahilingan at hinihintay ko ang inyong kasagutan. Kayo ay Diyos na hindi natutuwa sa kasamaan at hindi niyo tinatanggap ang taong namumuhay sa kasalanan. Ang mga mapagmataas ay hindi makalalapit sa inyong harapan at ang mga gumagawa ng kasamaan ay inyong kinasusuklaman. Lilipulin niyo ang mga sinungaling, kinasusuklaman niyo ang mga mamamatay tao at mga mandaraya. Ngunit dahil sa dakila niyong pag-ibig sa akin, makakapasok ako sa banal niyong templo at doon ako'y sasamba ng may paggalang sa inyo, O Panginoon, dahil napakarami ng aking mga kaaway. Gabayan niyo ako tungo sa inyong matuwid na daan. Gawin niyong madali para sa akin ang pagsunod ko sa inyong kagustuhan. Hindi maaasahan ang sinasabi ng aking mga kaaway. Laging hangad nila ay kapahamakan ng iba. Ang kanilang pananalita ay mapanganib katulad ng bukas na libingan. At ang kanilang sinasabi ay puro panloloko. O Diyos, parusahan niyo po ang aking mga kaaway. Mapahamak sana sila sa sarili nilang masamang plano. Itakwil niyo sila dahil sa kanilang mga kasalanan, dahil siya'y sumuway sa inyo. Ngunit magalak nawa ang lahat ng nanganganlong sa inyo. Magsiawit nawa sila sa kagalakan. Ingatan niyo silang mga nagmamahal sa inyo upang sa inyo magmula ang kanilang kagalakan. Pinagpapala niyo, Panginoon, ang mga matuwid. Ang pag-ibig niyo ay parang kalasag na nag-iingat sa kanila. Salmo chapter 6, panalangin para tulungan ng Diyos. O Panginoon, huwag niyo akong parusahan. Kahit na kayo ay nagagalit sa akin, maawa po kayo sa akin at ako'y pagalingin dahil ako'y nanghihina na. O Panginoon, ako'y labis na napabagabag. Kailan niyo po ako pagagalingin? Dinggin niyo ako, Panginoon, at ako'y palayain. Iligtas niyo ako sa kamatayan alang-alang sa pag-ibig niyo sa akin. Dahil kung ako'y patay na, ay hindi na kita maaalala. Sa lugar ng mga patay ay hindi na rin ako makakapagpuri pa. Ako'y pagod na sa sobrang pagdaing. Gabi-gabi basa ng luha ang aking unan dahil sa labis na pag-iyak. Ang aking mga mata ay namumugto na sa kaiiyak dahil sa ginagawa ng lahat kong mga kaaway. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan, dahil narinig ng Panginoon ang aking pag-iyak. Narinig niya ang paghingi ko ng tulong at sasagutin niya ang aking dalangin. Mapapahiya at matatakot ang lahat ng aking kaaway. Kaya bigla silang tatakas dahil sa sobrang kahihiyan. Salmo chapter 8, ang kadakilaan ng Diyos ay makikita sa buong sanlibutan. O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan
ay makikita sa buong mundo at ipinakita niyo ang inyong kaluwalhatian hanggang sa kalangitan. Kahit mga bata at sanggol ay nagpupuri sa inyo, kaya napapahiya at tumatahimik ang inyong mga kaaway. Kapag tumitingala ako sa langit na inyong nilikha at aking pinagmamasdan ang buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Ginawa niyo kaming mababa ng kaunti sa mga anghel. Ngunit pinarangalan niyo kami na parang mga hari. Ipinamahalan niyo sa amin ang inyong mga nilalang at ipinasailalim sa amin ang lahat ng bagay, mga tupa, mga baka, at lahat ng mga mababangis na hayop, ang mga ibon sa himpapawid, mga isda sa dagat, at lahat ng naroroon. O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo. Salmo chapter 9. Ang makatarungang paghatol ng Diyos. Panginoon, buong puso kitang pasasalamatan. Kikwento ko ang lahat ng inyong ginawang kahanga-hanga. Magpapakasaya ako dahil sa inyo, kataas-taasang Diyos. Aawit ako ng mga papuri para sa inyo. Kapag nagpapakita kayo sa aking mga kaaway, natatakot sila, tumatakas sila, nadadapa, at sa inyong harapan sila'y namamatay. Nakaupo kayo sa inyong trono bilang matuwid na hukom. Noong hinatulan niyo ako, napatunayan niyong wala akong kasalanan. Hinatulan niyo at nilipol ang mga bansang masasama. Kaya hindi na sila maaalala magpakailanman. Tuluyan nang nawala ang aking mga kaaway. Sila ay lubusang nawasak. Giniba niyo rin ang kanilang mga bayan at sila ay lubusan ng makakalimutan. Ngunit kayo, Panginoon, ay maghahari magpakailanman. At handa na ang inyong trono para sa paghatol. Hinahatulan niyo ng matuwid ang mga tao sa bawat bansa at wala kayong kinikilingan. Panginoon, kayo ang kanlungan ng mga inaapi at kublihan sa panahon ng kahirapan. Sa inyo nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo dahil hindi niyo itinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon na Hari ng Jerusalem. Ihayag ninyo sa mga bansa ang kanyang mga ginawa. Hindi niya nakakalimutan ang panawagan ng mga pinahihirapan. Pinaghihigantihan niya ang mga nagpapahirap sa kanila. Panginoon, tingnan niyo po ang paghihirap sa akin ng aking mga kaaway. Maawa kayo sa akin at iligtas niyo ako sa bingit ng kamatayan upang masabi ko sa lahat ng tao sa pintuan ng Zion ang inyong mga ginawa. At ako'y magagalak at magpupuri dahil sa inyong pagliligtas. Nangyari mismo sa kanilang bansa ang plinano nilang masama. At sila mismo ang nahuli sa sarili nilang bitag. Ipinakita ng Panginoon kung sino siya sa pamamagitan ng paghatol niya ng matuwid at ang masasama ay napahamak dahil na rin sa kanilang ginawang masama. Mamamatay ang taong masasama sa lahat ng bansa dahil itinakwil nila ang Diyos. Ang mga dukha ay hindi laging pababayaan. At ang pag-asa ng mga mahihirap ay hindi na mawawala kailanman. O Panginoon, huwag niyong pabayaang manaig ang kakayahan ng mga tao. Tipunin niyo sa inyong presensya at hatulan ang mga taong hindi kumikilala sa inyo. Turuan niyo silang matakot, Panginoon, at nang malaman nilang sila'y mga tao lamang. Salmo chapter 10. Panalangin upang tulungan. Panginoon, bakit parang kaylayo niyo sa akin? Bakit sa panahon ng kaguluhan kayo ay nagtatago sa amin? Ang dukha ay pinahihirapan ng masasama at mayayabang. Sana'y mangyari rin sa kanila ang kanilang masasamang plano.
Ipinagmamalaki nila ang kanilang masasamang kagustuhan. Pinupuri nila ang mga sakim. Ngunit kinukutya ang Panginoon. Dahil sa kahambugan ng mga taong masama, binabaliwala nila ang Diyos at ayaw nila siyang lapitan. Ang kanilang pamumuhay ay laging matagumpay at hindi man lang sila nag-aalala na sila inyong hahatulan. Hinahamak nila ang lahat ng kanilang mga kaaway. Akala nila'y walang mangyayaring masama sa kanila at wala silang magiging problema. Sila'y lapastangan kapag nagsalita, sinungaling at mapagbanta. At sila na rin ang nagsasabi ng masasakit at masasamang salita. Sa liblib na mga lugar sila'y nagtatago at nag-aabang sa mga inosente na kanilang papatayin. Naghihintay silang nakakubli na parang leyon upang sakmalin at kaladkarin ang mahihirap. Dahil malakas sila, ibinabagsak nila ang mga kawawa hanggang sa hindi na makabangon. Ang akala nila'y hindi sila pinapansin ng Diyos at hinding-hindi niya nakikita ang kanilang mga ginagawa. Sige na, Panginoong Diyos, parusahan niyo na po ang mga taong masama. Huwag niyong pababayaan ang mga inaapi. Psalm chapter 12, Panalangin para tulungan ng Diyos. Panginoon, tulungan niyo po kami dahil wala nang maka-Diyos at wala na ring may paninindigan. Nagsisinungaling sila sa kanilang kapwa, nambobola sila para makapandayan ng iba. Panginoon, patigilin niyo na sana ang mga mayayabang at mambobola. Sinasabi nila sa pamamagitan ng aming pananalita ay magtatagumpay kami. Sasabihin namin ang gusto naming sabihin at walang sinamang makakapigil sa amin. Sinabi ng Panginoon, kikilos ako, nakikita ko ang kaapihan ng mga dukha. At naririnig ko ang iyakan ng mga naghihirap. Kaya't ibibigay ko sa kanila ang pinapangarap nilang kaligtasan. Ang pangako ng Panginoon ay purong katotohanan. Gaya ng purong pilak na pitong ulit na nasubukan sa nagliliyab na pugon. Panginoon, nalalaman namin na kami ay inyong iingatan at ilalayo sa masamang henerasyong ito magpakailanman. Pinalibutan nila kami at pinupuri pa ng lahat ang kanilang kasuklam-suklam na gawain. Psalm chapter 13, Panalangin para tulungan. Panginoon, hanggang kailan niyo ako kalilimutan? Kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? Hanggang kailan ko dadalhin itong mga pangamba ko? Ang aking mga araw ay punong-puno ng kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway? Panginoon kong Diyos, bigyan niyo ako ng pansin. Sagutin niyo ang aking dalangin. Ibalik niyo ang ningning sa aking mga mata upang hindi ako mamatay at upang hindi masabi ng aking mga kaaway na natalo nila ako dahil tiyak na magagalak sila kung mapahamak ako. Panginoon, naniniwala po ako na mahal niyo ako at kayo ay nagagalak dahil iniligtas niyo ako. Panginoon, aawitan kita dahil napakabuti niyo sa akin mula pa noon. Psalm chapter 15, Ang nais ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya. Panginoon, sino ang maaaring tumira sa inyong templo? Sino ang karapat-dapat na tumira sa inyong banal na bundok? Sumagot ng Panginoon, ang taong namumuhay ng tama, walang kapintasan at taus-pusong nagsasabi ng katotohanan. Hindi naninirang puri at hindi nagsasalita at gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa. Itinatakwil ang mga taong sobrang sama. Ngunit pinararangalan ang mga taong may takot sa Diyos. Tinutupad ang kanyang ipinangako kahit na mahirap gawin. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pautang at hindi tumatanggap ng suhol upang sumaksi laban sa taong walang kasalanan.
Ang taong gumagawa ng ganito ay hindi matitinag kailanman. Psalm chapter 16, Panalangin ng Pagtitiwala sa Diyos. O Diyos, ingatan niyo po ako, dahil sa inyo ako nanganganlong. Kayo ang aking Panginoon. Lahat ng kabutihang nakamtan ko ay mula sa inyo. Tungkol sa inyong mga taong banal na nasa lupain ng Israel, lubos ko silang kinalulugdan. Ngunit ang mga sumusunod sa mga Diyos-Diyosan ay lalong mahihirapan. Hindi ako sasama sa paghahandog nila ng dugo sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At ayaw kong banggitin man lang ang pangalan ng mga ito. Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pangailangan ko'y inyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa inyong mga kamay. Ang mga biyayang kaloob niyo sa akin ay parang malawak na taniman, kahanga-hangang tunay. Tunay na napakaganda ng kaloob na ibinigay niyo sa akin. Pupurihin ko kayo, Panginoon, na sa akin ay nagpapayo. At kahit sa gabi, pinaaalalahanan ako ng aking budhi. Panginoon, palagi ko kayong iniisip. At dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Kaya't nagagalak ang puso ko at ako'y panatag, dahil alam kong ligtas ako. Sapagkat hindi niyo pababayaan na ang aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay. Hindi niyo hahayaang mabulok sa libingan ang matapat niyong lingkod. Itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan, at sa piling niyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Psalm chapter 17, Ang Dalangin ng Taong Matuwid. O Panginoon, pakinggan niyo ang taimtim kong dalangin. Dinggin niyo po ang hiling kong katarungan. Alam niyo kung sino ang gumagawa ng matuwid. Kaya sabihin niyo na wala akong kasalanan. Siniyasat niyo ang puso ko at kahit sa gabi, sinusubukan niyo ako. Ngunit wala kayong nakitang anumang kasalanan sa akin. Napagpasyahan ko na hindi ako magsasalita ng masama gaya ng ginagawa ng iba. Dahil sa inyong mga salita, iniiwasan ko ang paggawa ng masama at kalupitan. Palagi kong sinusunod ang inyong kagustuhan at hindi ako bumabaling sa kaliwa o sa kanan man. O Diyos, sa inyo ako'y dumadalangin. Dahil alam kong ako'y inyong biringgin, pakinggan niyo po ang aking mga hiling. Ipakita niyo ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng inyong kahanga-hangang gawa. Alam ko sa inyong kapangyarihan, inyong ililigtas sa mga taong nanganganlong sa inyo mula sa kanilang mga kaaway. Ingatan niyo ako katulad ng pag-iingat ng tao sa kanyang mga mata. At kalingain niyo gaya ng pagtatakip ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ipagtanggol niyo po ako sa aking mga kaaway na nakapaligid sa akin at pinagtatangkaan ang aking buhay. Sila'y mayayabang sa kanilang pagsasalita at walang awa. Ako'y hinahanap nila at ngayon'y kanilang napapaligiran. Naghihintay na lamang sila ng pagkakataong itumba ako, para silang mga leyon na kumukubli at nag-aabang, at nakahandang sumakmal ng mga biktima. Sige na po, Panginoon, labanan niyo na at talunin sila, at iligtas niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Iligtas niyo ako sa mga makamundong tao na ang gusto lamang ay mga bagay ng sanlibutan. Kaming mga minamahal niyo, ay biyayaan niyo ng kasaganaan, pati ang aming mga anak, hanggang sa aming kaapu-apuhan. Dahil ako'y matuwid, makikita ko kayo, at sapat na sa akin ang makita ka sa aking pagising. Psalm chapter 19, Ang Kadakilaan ng Salita ng Diyos. Ipinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi, ang kalangitan ay parang nagsasabi tungkol sa kanyang kapangyarihan. Kahit na walang salita o tinig kang maririnig,
ang kanilang mensahe ay napapakinggan pa rin sa buong daigdig. Iginawa ng Diyos ang araw ng tirahan sa kalangitan. Tuwing umagay, sumisikat ang araw na parang lalaking bagong kasal na lumalabas sa bahay nila nang may galak o katulad din ng isang manlalarong kampiyon sa takbuhan na nasasabik na tumakbo. Ito'y sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran at ang kanyang init hindi mapagtataguan. Ang kautusan ng Panginoon. Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Ang mga ito'y higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa sa pulot-pukyutan. Ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin na inyong lingkod. May dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod. Hindi namin napapansin ang aming mga kamalian, kaya linisin niyo po ako sa mga kasalanang hindi ko nalalaman. Ilayo niyo rin ako sa kasalanang sadya kong ginagawa at huwag niyong payagan na alipinin ako nito para mamuhay akong ganap at walang kapintasan at lubos na lalaya sa maraming kasalanan. Sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aking iniisip at sinasabi. Kayo ang aking bato na kanlungan at tagapagligtas. Salmo chapter 20. Dalangin para magtagumpay ang kaibigan. Sa oras ng kaguluhan, pakinggan sana ng Panginoon ang iyong mga daing. At sana'y ingatan ka ng Diyos ni Jacob. Sana'y tulungan kanya mula sa kanyang templo roon sa Zion. Sana'y tanggapin niya ang iyong mga handog, pati na ang iyong mga haing sinusunog. Sana'y ibigay niya ang iyong kahilingan, at ang iyong mga binabalak ay magtagumpay. Sa pagtatagumpay mo, kami ay sisigaw sa kagalakan at magdiriwang na nagpupuri sa ating Diyos. Ibigay nawa ng Panginoon ang lahat mong kahilingan. Ngayon ay alam kong ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa haring kanyang hinirang at sinasagot niya mula sa banal na langit ang kanyang dalangin at lagi niyang pinagtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. May mga umaasa sa kanilang mga kabayo at karwaheng pandigma. Ngunit kami ay umaasa sa Panginoon naming Diyos. Sila'y manghihina at tuluyang babagsak. Ngunit kami ay magiging matatag at magtatagumpay. Panginoon, pagtagumpayin niyo ang hinirang niyong hari at sagutin niyo kami kapag kami ay tumawag sa inyo. Salmo chapter 22. Panawagan sa Diyos para tulungan. Diyos ko, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit kahilayo niyo sa akin? Dumadaing ako sa hirap, ngunit hindi niyo pa rin ako tinutulungan. Diyos ko, araw-gabi tumatawag ako sa inyo, ngunit hindi niyo ako sinasagot. Kaya wala akong kapahingahan. Ngunit banal ka, at nakaluklok ka sa iyong trono, at pinupuri ng mga Israelita. Ang aming mga ninuno ay sa inyo nagtiwala at sila inyong iniligtas. Tinutulungan niyo sila nang sila ay tumawag sa inyo. Sila ay nagtiwala at hindi nabigo. Ako'y hinahamak at hinihiya ng mga tao. Sinasabi nila na para akong higad at hindi tao. Bawat makakita sa akin ay nangungutya, nang aasar at iiling-iling na nagsasabi,
Hindi ba't nagtitiwala ka sa Panginoon? Bakit hindi ka niya iniligtas? Hindi ba't nalulugod siya sa iyo? Bakit hindi ka niya tinulungan? Ngunit kayo ang naglabas sa akin sa sinapupunan ng aking ina. At mula noong dumidede pa ako, iniingatan niyo na ako. Mula kapanganakan ko, nakadepende na ako sa inyo. At mula noon, kayo lang ang aking Diyos. Kaya huwag niyo akong pababayaan dahil malapit nang dumating ang kaguluhan at wala na akong ibang maaasahan. Napapaligiran ako ng maraming kaaway na parabang mababangis na mga toro mula sa Bashan. Para rin silang mga leyong umaatungal at nakanganga na handa akong lapain. Nawalan ako ng lakas na parang tubig na ibinubuhos at ang aking mga buto ay parang nalinsad lahat. At nawalan ako ng lakas ng loob para akong nauupos na kandila. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang tigang na lupa. At ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala. O Panginoon, pinabayaan niyo ako sa lupa na parang isang patay. Pinaligiran ako ng mga taong masama na parang mga aso. At binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. Naglalabasan na ang lahat ng aking mga buto. Ngunit ako'y kanilang tinitingnan lamang. Ang aking mga damit ay kanilang pinaghati-hatian sa pamamagitan ng palapunutan. Ngunit kayo, Panginoon, huwag niyo akong lalayuan. Kayo ang aking kalakasan. Magmadali kayo at ako'y tulungan. Iligtas niyo ang buhay ko sa espada ng aking mga kaaway na tulad ng mga pangil ng aso o mga kuko ng leyon o sungay ng toro. Sagutin niyo po ang aking dalangin. Ikikwento ko sa aking mga kababayan ang lahat ng tungkol sa inyo. At sa gitna ng kanilang pagtitipon, kayo ay aking papupurihan. Kayong may takot sa Panginoon, purihin ninyo siya. Kayong mga lahi ni Jacob na siyang bayan ng Israel. Parangalan ninyo siya at matakot kayo sa kanya. Hindi niya binabaliwala ang mga mahihirap. Hindi niya sila tinatalikuran, salip ay pinakikinggan pa niya ang kanilang mga pagtawag. Panginoon, bigyan niyo ako ng kasiglahan na magpuri sa inyo sa gitna ng buong sambahayan, sa gitna ng mga taong may takot sa inyo. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa inyo. Kakain ang mga duka hanggang sa mabusog. Pupurihin kayo ng mga lumalapit sa inyo. Sana'y sumakanila ang mabuti at mahabang buhay magpakailanman. Panginoon, maaalala kayo ng tao sa buong mundo at sila ay manunumbalik at sasamba sa inyo sapagkat kayo ang nagahari at namumuno sa lahat ng bansa. Kaya magdiriwang at sasamba sa inyo ang lahat ng mayayaman sa buong mundo. Luluhod sa inyo ang lahat ng mga mortal, ang mga babalik sa alikabok. Ang susunod na salinlahi ay maglilingkod sa inyo at tuturuan nila ang kanilang mga anak ng tungkol sa inyo, Panginoon. Balang araw, silang hindi pa ipinapanganak ay malalaman ang mga ginawa nyo at maging ang pagliligtas nyo sa inyong mga mamamayan.